Ito po ang mga mahahalagang sangkap sa pagsusulong ng revolusyonaryong kilosang masa sa kalunsuran. Una, pagbubuo ng organisasyong masa, sektoral at komunidad. Mr. Chairman, Mr. Senate President, ginagawa po ito ng above ground, underground, palihim at patago at above ground. Ibig sabihin po, ang makikita lang talaga kapag urban areas ang above ground. Pero ang underground ay nasa loob mismo, ulitin ko, sila or kami din po ang leadership ng above ground. For example, ito lahat na nakakaharap sa inyo ay nag-take ng leadership position sa open organizations na binabanggit ko bago kami ma-recruit sa KM at sa CPP. There is no direct recruitment to the Communist Party of the Philippines from the open organization. Ang unang antas, marirecruit ka sa underground. Kapag ikaw ay guro or teacher, ang unang organization mo ay ACT, ang iyong underground organization ay Kaguma, Kalipunan ng Gurong Makabayan, at ang iyong direction ay re-recruit ka sa CPP. Yun po ang daloy. Isa-isa yan. Okay. Number two, pagbubuo ng revolusyonaryong kilosang lihim sa loob ng mga hayag na sektoral na organisasyon at alyansa. Yes, when I was talking to the bishop, when I was talking to congressman, to governors, to mayors, and to the late Secretary Gonzales, nung siya pa ang congressman ng Iloilo City, ang aking maskara ay chairperson ng bagong Alyansang Makabayan. Nagtayo kami ng ERAP Resign Movement, ERM. So malinaw na kami ang nagmamaskara at hindi namin sinasabi na kami ay member ng regional party group ng CPP sa loob ng bagong Alyansang Makabayan. At ang buong plano ng ERAP Resign Movement ay pinagpaplanuhan po sa loob ng CPP meeting. So hindi totoo po na hindi ko na-meet si Mr. Nelly Colmenares. 2001 po sa Iloilo, kasama niya si Teddy Casinio, April 2001. Ito ang unang pagsabak ng CPP muli sa actual direct participation in the election. The last time the CPP directly participated in the election was during the 1987 Partido ng Bayan. In 2001, ibinuo ang bayan muna. I was part of that organization because in my capacity, as bagong Alyansang Makabayan Chairman of Panay, automatic po kami ay nagkaroon ng pag-convert ng aming mga organizations. Ito po lahat ay papaliwanag ng aking mga kasama in my last 2 minutes po, in my part. Ito lang pong gusto kong diinan. Espesyal na gawaing pang-impiltrasyon sa loob ng gobyerno, mga opisina, institusyon, kongreso at NGO. Ito po ang weakness, Mr. Chairman, Mr. Senator, ng gobyerno. In the absence of anti-subversion law at hindi ganun kadali gamitin ang Anti-Terrorism Act, we declare and I declare. Pag-aralan ito natin lahat mga kababayan kasi maiikutan po nila Teddy Casinio at ng mga kasama dito ngayon at mga kasabwat nila ang batas at mahirap mo silang dalhin sa korte dahil ito ay parang isang criminal syndicate group. Nag-ooperate bilang criminal na sindikato, marunong magtago ng ebidensya. But ang framework at program ay hindi nila maitatanggi. Lahat mamaya ay patutuhanan ng mga kasama ko. Ang infiltration na ito ay malinaw na ginagawa hindi para tulungan ng gobyerno, kundi wasakin ang ating taong bayan. Lastly po, in my 1 minute, isa lang po ang masasabi ko. Ang taong bayan ang husga po sa ating lahat. Ang taong bayan po ang siyang saksi dito sa ating lahat. Ang mga nangyayari sa loob ng 50 taon, hindi na po magtatagumpay ang CPP and PNDF. Pero tuloy-tuloy nilang sisirain at wawasakin at peperwisyohin ang ating bayan. Dahil sa malaking programs nila, maraming gap ang gobyerno. That is why galit sila sa NTF-LCAC. Bakit? Kasi sa NTF-LCAC nakikita ang framework nila. At nagkakaroon ng tamang formula ang gobyerno. Whole of government, whole of nation approach, founded on good governance. Yun ang ayaw nila. Ayaw nila ng development sa mamamayan, sa mga barangay. Ang kanilang lingwahe, walang pinag-iba sa lingwahe ni Joe Masison. 50 years ago, ganun na ang lingwahe at retorika nila. Mga mamamayan, mga kababayan namin, ito po ang paglabas namin ay bahagi po ng pagbubunyag at paglalakbay. Redemption po ito sa aming mga kasalanan nung kami nasa CPP, NPA, NDF pa po. I don't want to dignify them further. I don't want to justify myself for them. Ako po, ang kanilang ginawa kanina ay walang iba kundi shoot the messenger rather than address the message. There is no red tagging. This is the real truth tagging coming from the real horse's mouth. Kami pong gumawa nito. Mr. Chairman, Mr. Senate President,
ang mamamayan po magiging husga namin.